Gandang umaga po sa ating lahat. Ngayong araw po na ito, papag-usapan natin at papalitan natin ang ating bulb sa ating third brake light or high level brake lamp or safety brake lamp. Ito po ay tumutulong sa ating mga fellow drivers para po malaman po nila na tayo ay nag-apply ng brake. So, yan po ay nakakatulong at napaka-importante po kasi po para sa safety natin at sa ating mga fellow drivers. So, pag nag-apply po tayo ng brake, ito pong taillight natin or brake light natin, pagka natakpan po yan ng ibang sasakyan, so hindi po nila makakita, so ito po ang purpose ng ating third brake light. So, ito po kagad ang kanilang makikita, lalo na po yung matataas na sasakyan. So, ngayong araw na ito, ang pag-uusapan natin ay kung paano po natin palitan ang bulb po nito sa loob. Ito po ay request ng ating isang subscriber kung paano natin papalitan itong mga bulb po sa loob. Bali, meron po siyang apat na bulb. So, ang kailangan lang po natin ay flat screw at ito pong mga plastic na pangkalang po natin dito. Dito po. Pangkalang natin dito habang tinatanggal po natin doon sa lock. So meron po yan na lock sa loob, apat na lock po sa loob. Umpisa na po natin. So ito lang po ang ating kailangan. Dito po pagbukas natin ng ating pintuan sa likod, meron po dito ang dalawang plastic. Tatanggalin po natin yan. Gamit po ang ating ito, gamit po ang ating plastic na pantanggal po ito. So iangat lang po natin yan ng kaunti, ganito. Angat natin ng kaunti. So iwasan lang po natin ma-damage ang ating mga pintura. Kasi pag ginamit natin dyan matigas katulad ng screw, yan po ay magagaskas ang ating pintura. So kaya ito po ang gamit natin, yung plastic. Yan, ganyan po. Yan po, natanggal na. Tapos yung kabila naman po. Yan. So iwasan lang po natin ma-damage yung ating pintura. Yan. So natanggal na po natin. So ngayon meron po yan na apat na lock dito. Ayan. Yan po. Kung nakita nyo po yan, ito. Ito. Didiinan lang po natin yan ng ating flat screw. Yan. Didiinan lang po natin yan, ganyan, para matanggal po yung lock yan. Flat screw. So, isa. Ito po yung isa, dalawa. Tapos, meron po yan dun sa loob. Kung nakita nyo po, yan po yung ating lock. Bali, apat po yan. So, didiinan lang po natin siya. Tapos, iangat natin ng ating plastic. Itong plastic na ito, dun sa labas. Dito po. So, ito po, iangat natin yan, ganyan. Yan. Habang dinidiinan natin yung ating yan, iangat natin yan habang dinidiinan natin yung lock dun sa loob. Yan. Tapos, diinan lang po natin yan. Yan. Diinan lang po natin. Tapos ito naman. Yan. Dalawa. Tapos yung sa loob. Yan. So ganyan lang po kadali. So yan po. Op. Ayan. Nakaangat na po siya. Angat na. Tapos yan, gagalin lang po natin yan. So yan, nakaangat na po. Tatanggalin lang po natin yan. Ganyan, dahan-dahan lang po. Yan, tanggal na po natin. So meron po yan na wire dito. So ito po yung mga bulb natin. Yan, nasa loob po yan. Pag inikot natin yan na counterclockwise, mabubuksan natin na yan. So ito po yung socket, tatanggalin lang po natin dito.
Ganyan po. So, tanggalin lang po natin ito. So, yan po, may lock po yan dito. So, ang gagawin natin ito, angat lang po natin. Tapos, ito hilahin natin. Yan. So, ngayon po, ito ang ating third brake light. So, natanggal na po natin. So, ngayon, ang pagtanggal lang po niyan ng ating bulb para makita natin, iikot lang po natin to counterclockwise po. Yan. So, ayan na po yung ating bulb. Pwede na po natin siyang palitan. So, ang pagtanggal lang po niyan, hilahin lang po natin ito. So, ito po ang ating bulb. So, ngayon gagawin natin, gaganunin lang po natin yan. Galugalugin yan, natanggal na po. So, pwede na natin siyang palitan. Ang watts niya po dito is 12 volts, 6 watts po. So, 12 volts, 6 watts. Yun po yung ating wattage ng ating bumbilya. So, pwede rin po natin siyang palitan ng LED kung gusto po natin. Kung gusto po natin ng original, ito po yung bulb ng ating third brake light. So, ayan. Pag magpapalit naman tayo, ang gagawin po natin, lalagay lang po natin yan. Ididiin lang po. Ganyan. Ididiin lang po natin yan. Pasok lang po natin. Tapos na po. So, pag napalitan na natin lahat, itong apat na bulb na ito, so, pwede na natin siyang ibalik. So, ayan po. Ibabalik na natin yung bulb natin. Napalitan na natin lahat. Clockwise lang po ang pag-ikot nyan. So, nasa atin po kung ilang wattage po yung lalagay natin. Gusto po natin na mas malakas ang ilaw. So, palitan po natin ng mas mataas na watts ang ating bulb. So, bali ang original niya po dito is 12 volts. 5 watts. So, naglagay lang po tayo ng 6 watts dito na bulb. So, ayan po. Ayan po yung original niya. Ayan. Ayan po yung nakalagay po dyan. So, 12 volts, 5 watts. Ayan po. So, paglagay lang po ng bulb, ito po parang may guide po yan dito. Ayan. Tapos susundan lang po natin yan. Nagay, tapos ikot po natin. Kung minsan po, pagkabaliktad po yan, pagkakalagay ko minsan, kung minsan hindi po umiilaw yan sa ibang bulb po na gamit. Pagkabaliktad yung pagkakalagay natin ng bulb, lalo na po sa mga LED, pagkabaliktad po yung pagkakalagay niya, hindi po siya umiilaw. So gagawin natin, babaliktarin lang po natin itong bulb, iikot lang po natin sa kabilang side. Halimbawa, hindi umilaw siya ng paganyan. So, iikot lang po natin yung ganyan. Yan po, yan. Tapos, lalagay na po natin yan. So, yan, sundan lang po natin yung guide. Yan, iikot po natin ng clockwise, yan. Ganun din po dito sa ibang bulb. So, ayan po. Napakasimple lang po. Tapos, ibabalik na natin. Sa pagbabalik naman po nito, makita naman po natin dito, meron po yan na guide. So, ayan. So, meron po yan na guide dito. Ayan. Tapos, dito po yan nakatapat. So, lalagay lang po natin na ganyan, yung wire. So, hindi naman tayo magkakamali ng kabit ng ating wiring. So, ayan, may guide. Yan, tapos ididin lang po natin. Din lang po natin 'yan. Yan, nakalock. Tapos na po 'yan. Napakadali lang. Tapos ibabalik na po natin siya. So ayan. Didin lang unahin natin, lapat natin 'yung taas. Dito nakalapat muna, tsaka ididin po natin 'yung baba. Kanya lang. Yan, pag nag-click na, nakalock na po 'yan. So ayos na po tayo. So bago natin siya ilapat or ilock, kailangan subukan muna natin kung ang ating bulb ay gumagana. So, ayan po. Naikabit na natin.
So, subukan natin kung umiilaw na. So, ngayon po, ang pag-test po niyan, ang gagawin niyo po, kailangan niyo po ng isang tao para umapak po dun sa ating brake pedal. So, ayan po. Apak. So, ayan po. Umiilaw po ang ating mga bulb. So, ganyan po yung pag-test. Hindi po natin kaya mag-isa yan. So, kailangan po natin ng isang taong taga-apak doon. So, bitaw. So, ayan po. Pag binatawan po natin ang ating brake pedal, kasabay po yan ang ating stoplight dito. So, apak. So, ayan po. Umiilaw po yan. Kabilaan. Kabilaan po umiilaw. Kasabay po yan. Dito. So, bitaw. So, ayan po. Napakadali lang po kung paano natin palitan itong ating mga bulb dito sa ating third brake light. So, ayan po. Kung nagustuhan niyo po itong aking video, huwag po nating kalimutan i-like, share, and subscribe ang aking channel. At kung meron po silang comment o request, paki-comment lang po sa ating comment box. So, ayan po. So, sa mga may nagre-request po dyan, so, ginagawa naman po natin yan pa isa-isa. So, medyo mahirap po kasi mag-vlog ngayon dahil medyo marami pong mga cases ng COVID. So, iwas-iwas po muna tayo. Mag-iingat po tayong lahat. So, paki-like, share, and subscribe ang aking channel. At huwag po nating kalimutan, click ang ating notification bell para updated po sila sa mga video ko pa pong i-upload katulad po nito. So, mag-iingat po tayong lahat at God bless po.